Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Okay mga ka-KP, sa ating pong All Points Bulletin, marami ho sa atin ang hindi po sanay na makakita ho ng mga e-vehicles. Ano po ba ho yung e-vehicles na yan? Ito po yung mga electronic vehicles sa kalsada. Pero paalala ho, para sa mga nagbebenta at nagmamay-ari po ng mga e-vehicles na yan, may batas ho tayong dapat sundin ha kung ano ito. Panoorin po natin. Alinsunod sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation Code of the Philippines, lahat ng mga sasakyang tumatakbo sa lansangan, obligadong rehistrado sa Land Transportation Office o LTO. Hindi exempted dyan ang mga light electric vehicles. Ang pinaka-ano po na batas na ini-implement ng Land Transportation Office ay yun pong Republic Act 4136. Ito po yung Land Transportation Code of the Philippines. Ito po, nababanggit po natin ito kasi po dahil po dito sa mga proliferation ng mga electric na mga motor vehicles natin. Pagka hindi siya powered by muscular power, ito ay isang motor vehicle. Kaya po yung bisikleta hindi nare-restro dahil bisikleta. Walang engine. Pero kahit na may pedal siya, kung may engine siya, that is a motor vehicle. Magparehistro at maglisensya yung mag-ooperate. Kaya naman, sakaling hindi raw naabisuhan ang buyer ng mga e-vehicles na kailangan nilang magparehistro, malaking abala raw ang posibleng may dulot nito. Very clear naman po sa 4136 ang ating batas na dinidefine po niya yung motor vehicle. So pagka sinabi mong no LTO registration, on what basis po na sinasabing walang registration? Pagka no license needed, ano pong reason na, ano pong basihan, anong legal basis na walang lisensya, hindi kailangan ng lisensya? Eh ito po idadaan sa mga national highways po natin. Tatlo ang klasifikasyon ng light electronic vehicles: electric jeep, electric bike at electric tricycle. Lahat ng ito, ekstriktong binabantayan ngayon ng LTO dahil ang ilan sa kanila, mga pasaway at hindi rehistradong umaarangkada sa kalsada. Pero paglilinaw ng ahensya, ito po gusto po nating linawin na ang atin pong pamahalaan at saka itong pong pamunuan ng LTO, hindi po ito pong mga batas na pinapatupad natin, hindi po ito pag-discourage sa mga gagamit ng alternative fuel or alternative motor vehicles. Sa halip po eh, ini-encourage po sana natin ito kasi napakalaki po yung epekto niya sa environment. Masusing inaalalisa ng LTO ang kanilang mga implementing rules and regulations para parusahan ang mga lumalabag sa RA 4136. Napaalala lang po sa mga dealers po natin ng mga electric vehicles kung may paglabag sa mga kasalukuyan na mga batas na pinapairal ng LTO, yun po ay implement po namin. Ayun, sabi nga Ben, no, kung ayaw mong irehistro ang inyong pong mga e-vehicles, eh manatili na lang ho kayo sa inyong pong mga lugar na pwede ho ninyong gamitin ang inyong pong mga sasakyan na yan. Pwede ho sa inyong farm, pero wag ho sa kalsada ho, yung mga major roads. Minsan ho, kapag naubusan ho kayo ng baterya at nawalan ho ng power ang inyong pong mga dinadala pong mga e-vehicles na yan, naku po, baka disgrasya pong abutin ninyo. Okay, linawin natin, Lex, sinabi kanina ng nagsasalita ano, sa department. Sa LTO. Sa LTO. Yan hong karapatan ninyong makabili niyan. That's your right. Yes. Pero pagdating ho na pag-aari niyo na yan, pribilehiyo na yan kasi kukuha na kayo ng mga ito yung rehistrasyon. Yes. Tsaka isa lang, next, nasabi mo, maganda yan sa mga farm. Yeah. Maganda yan, hindi lang sa farm, maganda rin yan sa sinasabi ho natin mga inside mga sa golf course. Yes.
wala namang pinagkaiba yan sa mga golf cart na nilalabas, tinatakbo, na talagang walang karapatan sa kalye. Kahit sa loob ng subdivision, yung mga subdivision, sabihin na natin, mga board members, mga owners, officers, officials ninyo, kuminsan, pag yan nakadisgrasya, nakasabit, may pananagutan. Tama. Eh, kuminsan, pag wala, abay, mahirap na. Eh, kaya nga, pag ikay nagmamaneho dyan, kinakailan talaga ng rehistrasyon. Naturan, may kaukulang lisensya, yes. Pero pag yan, ginamit ng mga kabataan, nagiging irresponsable na, ayan, kalat-kalat na yan. Tama yung binanggit mo, Ben, no? Ang kaakibat to ng registration, kaya po, yan po, lagi pong ipinapaalala sa atin ng LTO, ang registration po, eh meron po yung kaakibat na insurance. Mm. Kapag na-involve po yung sasakyan ninyo, at least meron po kayong pambayad dun po sa inyo pong na-agrabyadong tao. Tama. At the same time, kung kayo meron naman pong nasira sa inyo po sasakyan, sagot rin po ng insurance yan. Para to sum it all up, Lex, ano? Sabi nila, hindi nila dinidiscourage, yes. Sa halip, hinihikayat dahil karapatan ang bumili ng sasakyan. Mm-hmm. Pero pag-aari niyan, kaakigat yan, sinasabi ng privilegio na yan, na may kaakibat na responsibilidad. Kasama dyan, pati yung paggamit ng kalsada. Tama. Pag nakadisgrasya, abay, may karapatan yung sinasabing na agrabyado mo na makakuha ng danyos kung anumang nasira mo o nadisgrasya mo. Oh, ito, panghuli ko. Matutuwa pang Department of Environment and Natural Resources yan. Yes. Dahil less pollution ho yan eh. Exactly. Dahil baterya, wala namang binubugang uso ko yan. Ayos yan. Kaya we don't discourage yung pong pagbiling mga ganun. Ayon.